Ang mga damdamin ba ay napapag-aralan o likas na nating taglay? Ang mga emosyon ay kaya kang pasiyahin, paiyakin o iba pang kadramahan. Parang matalik mong kaibigan na hindi tayo lulubayan, kahit minsan nakakasakal na. Saan nga ba galing ang emosyon? Parte ba ito ng ating pag-evolve sa paglipas ng panahon o isang produkto ng ating kultura at lipunan? Parte ba sila ng ating pamumuhay at bumubuo sa ating personalidad? Ang tanong na ito ay mula kay Alex the Great at ito ang Ask Polo Lord. Ayon sa mga psychologists, may small set ng basic emotion ng tao. Ang big six: saya, lungkot, takot, gulat, galit at pandidiri. Habang para sa mga evolutionary psychologists naman, naniniwala silang dulot ito ng pakikibagay ng mga ninuno natin sa mga hamon ng buhay na kanilang hinarap noon. Likas at kasama sa mga ugat natin sa utak, ang emosyon. Ang emosyon ay tila universal na bagay saan mang panig ng mundo, sa kabila man ng ating mga pagkakaiba. Katulad ng sa New Guinea, may mga katutubong tribo na nagtataglay lamang ng basic emotion tulad ng sa kanlurang bahagi ng mundo. Halimbawa, ang pagkasuya dahil sa pagkain ng bulok na pagkain, galit dahil sa insulto, kalungkutan dahil pumanaw ang anak. Isa ito sa mga patunay na ang emosyon ay produkto ng evolusyon. Pero hindi ito sapat na katibayan para sa ilan. Hindi naman natin mapipilit ang lahat na paniwalaan ang isang teorya. Pero tila marami pa rin ang naniniwala. Ang mga emosyon ay maraming koneksyon sa mga pagbabago ng galaw ng katawan natin. Ipagpalagay na natin na nasa kakahuyan ka at nakasalubong mo ang sabihin na nating isang aswang. Magsisimulang magkarera ang tibok ng puso mo at ika'y manginginig tulad ng mga dahon sa puno tuwing hinihipan ng hangin. Pero bakit kaya? May mga emosyon tulad ng takot at galit na kayang patibukin ng mas mabilis sa normal ang puso mo at makaramdam ng mga muscle tense. Dahil ang takot ay pagtugon sa nadamang panganib, hinahanda ang katawan sa fight or flight response. Ayon sa mga evolutionary psychologists, ang pagramdam sa emosyong guilty ay maganda dahil kung hindi, mas lalo tayong matutuksong kumaliwa ng daan o gawain. Kabilang ito sa mga paliwanag na nagpapatunay na totoo ang evolusyon. Ang guilt ay isang mechanism na tumutulong sa behavioral reciprocal exchange. Ang pagpapakita ng guilt ay nagpaparamdam ng sinseridad sa iyong prospect. Pero pag hindi mo pinagsisihan ang nagawa, mas mataas ang tsansa na hindi ka mapapatawad. Bilang karagdagan, may mga emosyon tayo na meron rin ang mga hayop. Ito ay sumusuporta sa teoryang evolusyon, ang emosyon. May mga ilan na isinasalungat ang pananaw ng evolutionary psychology. Para sa kanila, ang emosyon ay socially constructed. Naniniwala silang voluntary ang emosyon at hindi involuntary. Ang mga tagapagtanggol ng pananaw na ito ay naniniwalang ang lipunan ang nagdidikta ng mararamdaman natin sa anumang sitwasyon. Ang mga tao ay duda na ang emosyon ay involuntary. Tulad ng galit, isa daw itong convenient illusion. Para makaramdam ng galit, kailangan natin ng isang bagay na magtutulak sa emosyong ito. Ang ating mga paniniwala ay nakabase sa lipunang kinagalawan natin. Isipin mo na isa kang parte ng klase ng kultura kung saan tinuturo sa mga mayayaman na pagtawanan ang kamiserablehan ng iba. Selos na naiimpluwensya ng kultura at paniniwala. Ang katotohanan na may kinalaman ng kultura sa intensidad ng emosyon natin ay tila sinasabing hindi ito biological trait at isa itong produkto ng lipunan. Ang mga emosyon ay iba-iba base sa ating mga kultura. Tulad na lang ng salitang amae ng mga Hapon na may kahulugan ng pagmamalabis sa pagdedepende sa ibang tao, kaparehas ng nararamdaman ng bata sa kanyang ina. Alam mo ba na sa lingwahe ng Malay ng mga Malaysia, walang eksaktong kasing kahulugan ang salitang galit? Sa kadahilan ng
hindi lahat ng lipunan ay may kulturang nagpapakita ng galit. Siguro dahil ang aggressive response ay magiging mapanganib sa isang maliit na lipunan. Kailangan natin ng malalimang paliwanag sa mga pananaw ng evolutionary psychologists na tila hindi binigyang pansin ang kultura na siyang pinagbasihan ng mga social constructionist. Maaring ang parehong teorya ay tama, subalit ang ilan sa mga emosyon ay nabuo sa evolusyon at ang iba ay naimpluwensyahan ng lipunan. Pwedeng ang mga basic emotion ay nasa ilalim ng evolutionary at ang mga mas komplikadong emosyon ay sa cultural. Halimbawa, ang pagselos ay produkto ng lungkot, takot, galit at pagkakadiri. Isang halimbawa ng cultural attitude. Pag ikaw ay nagsiselos, nalulungkot ka sa pagkahiwalay mo sa minamahal mo. Takot ka na baka mag-isa habang buhay. Galit dahil pinagstaksilan at pandidiri sa kaisipang kinaliwa ka. Nakakaramdam tayo ng pagkagilty kapag tinanggap natin ang isang galit at ginastify ito. Nakakaramdam naman tayo ng hiya kapag tinanggap natin ang pag-aalipusta ng isang tao. Mga komplikadong emosyon na nanggagaling lang sa basic emotions. May mga emosyon naman na iba ang reaksyon sa ibang paraan ng sitwasyon. Tulad ng malakas na tunog na bahagyang nagpagulat sa iyo. Takot ang mararamdaman mo dito. Tulad ng kunwari nakasalubong mo isang aswang sa kakahuyan. Sa paghanap ng dahilan at mga bagay-bagay na makakaapekto sa emosyon, tila parehas ang evolutionary at socio-cultural. Upang makontrol at mabalansa ang emosyon, sa susunod na makakaramdam ng complex emotion, tukuyin agad kung saang bahagi ito ng basic emotion upang maagapan. Sana ay nasagot namin ang iyong tanong, Boss Alex the Great. Sa mga may ganitong katanungan, paki-comment lamang ang hashtag AskBulolol para mas madali naming ma-sort out. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayong bagong impormasyon sa video na ito.